atraksyon ang malaking Christmas tree sa plaza ng Pavia, Iloilo. Sa harap ng Christmas tree, nag-picnic ang magbabarkadang ito na matagal ding hindi nagkasama-sama dahil sa pandemic. Pangtanggal stress dulot ng online class at upang magkasama-sama na rin kami dahil matagal na kami hindi kumakain ng magkakasama. Hitik naman sa palamuti ang Christmas Village sa New Lucena. Dinarayo ang Tunnel of Lights, naglalakihang candy, mga anghel at malaking bilen sa harap ng munisipyo. Dinagsa rin ang opening of lights sa gimbal. Nagliwanag ang buong plaza sa iba-ibang kulay ng Christmas lights. Gawa sa depektibong metro ng kuryente ang dalawang pinailawang Christmas tree sa Iloilo City. Nakalagay sa harap ng City Hall ang isa, nasa Sunburst Park naman ang isa pa. Pinagpatong-patong naman ang sira at mga lumang motorsiklo at bisikleta para gawing Christmas tree sa Balesteros, Cagayan. Itinayo ito para mabigay ng mensahe sa mga residente na mag-ingat at maging responsable sa pagmamaneho. Christmas is in the air na rin sa Barangay 4 sa San Jose de Buenavista, Antique. Kwento ni Bayan Patroller Stephen Joseph Lag, ang konsepto ng disenyo ay may kinalaman sa pangingisda na pangunahing hanap buhay ng mga tao. Nagliwanag naman ang munisipyo ng Gandara sa Samar nang buksan ang Christmas display. Agaw pansin din ang dekorasyon maging sa simbahan. Bukas na rin ang Christmas display sa Tacloban City Hall. Namumutik-tik sa pailaw pati na ang RTR Plaza. Nagliwanag din ang Archbishop's Palace sa Palo Leyte dahil sa Christmas Village. Nagningning naman ang mga Christmas decorations sa City Hall grounds ng Butuan City. Instagrammable ang lugar kaya marami ang nagpa-picture at selfie. Roland Escaniel, ABS-CBN News.